Hello everyone! Welcome back again sa aming channel. Yes, so finally, it's almost 2 months na simula ng ating bansa ay nag-open ng no more quarantine, and besides, nag-reopen na rin sila for foreign tourists. So talaga naman na unti-unti na kahit papano, dahan-dahan na nagiging okay na or nagiging back to normal na tayo kagaya noon sa Pilipinas. But still, there are many requirements or there are some requirements na kailangan nating i-comply, kailangan nating ipakita, kumpletohin bago tayo makarating sa Pilipinas. So for today's video, sasagutin ko yung mga tanong ninyo sa comments na kung kailan ba dapat i-upload ang PCR test or antigen test results sa One Health Pass. As you know, PCR test or antigen is obligatoring gawin kapag tayo ay uwi ng Pilipinas. Whether you're vaccinated or unvaccinated, as long na ikaw ay darating sa Pilipinas, isa po yan sa pinaka-importanting requirements natin, kasi not just only the Philippines, kasi kapag mag-check-in ka pa lang, hanapin na ang iyong result ng antigen or Rt-Pcr test. So, itong dalawang test na to, kailangan itong gawin. It's either laboratory or clinic. Ako, I would suggest na kung magpapa-Rt-Pcr test kayo or magpapa-antigen kayo, make it sure na gagawin nyo ito. It's either sa laboratory or clinic para hindi kayo magkaroon ng problema pagdating sa arrival sa Pilipinas. Kasi yung mga experience natin ay iba-iba. Pwede kayong matapat sa mga medyo mahigpit sa arrival. Pwede kayong matapat sa maluwang na okay lang kahit ano, pero much better na kasi always prepare kayo. Kasi gaya lagi na sinasabi ko sa inyo na kahit sino man matapat sa inyo, mas maganda na lagi kayong prepared at complete ang mga documents na dala ninyo para na sa gayon wala kayong stress, less hassle kayo at hindi kayo masitaw or madelay pagdating na kayo sa arrival. So ngayon, pag-usapan muna natin kung kailan ba dapat i-upload ang RT-PCR test result or PCR test result or antigen result sa One Health Pass. So dahil ito ang madalas tinatanong or kinocomment sa akin sa mga videos namin. So ako, honestly, in my own experience, para ma-less hassle kayo at less stress, I would suggest na kapag natanggap nyo na ang RT-PCR test result ninyo or ang inyong antigen test, much better na doon pa lang kayo magsagot or mag-register sa One Health Pass. Kasi as you know, isa sa mga documents na kailangan nating i-upload sa One Health Pass is yung ating result sa swab test together with vaccination card. So kasi may nagtatanong na pwede bang mag-register muna sa One Health Pass tapos susunod na lang yung RT-PCR test. Ako, personally, hindi ko siya ginawa na mag-register sa One Health Pass nang wala pang RT-PCR test. I heard someone na nakagawa nun, and then after that, in-edit na lang nila yung kanilang One Health Pass. Pero marami rin nagsasabi na hindi mo na siya ma-edit or hindi mo na siya mababago, which was happened also to us. Kasi kung natatandaan niyo na offload kami, so nung nasa Switzerland na kami, completely different na yung aming information dun sa One Health Pass. Kasi ibang eroplano na, ibang oras na yung pagdating namin, at ibang PCR test na. So ang ginawa ko is trinay ko siyang inedit or i-modify. Hindi ko siya na-modify. So ako, I always suggest sa lahat ng nagtatanong sa akin na please lang hintayin nyo muna na dumating yung RT-PCR test or antigen result ninyo bago po kayo mag-register sa One Health Pass. But if not, kung hindi nyo mahintay at talagang gusto nyo makakuha agad ng One Health Pass, nagmamadali po kayo. Ang pwede nyo gawin is, if ever man na maging success yung pag-register nyo ng One Health Pass na walang RT-PCR test, may darating po sa inyong email. And dun sa email na yon, may nakalakip doon na link kung saan pwede nyo i-edit yung inyong One Health Pass. So all you have to do is click that link, and then once na-click nyo na yan, hahanapan kayo ng pinaka code na nakalagay dun sa QR code ninyo sa baba together with your last name. And I heard na hindi siya nag-work. Ako personally, sinubuhan ko at hindi talaga siya sa akin nag-work. But maybe sa inyo, mag-work. So ganun ang gagawin ninyo. And once na na-open nyo na yan, baka siguro pwede nyo nang i-download or i-upload yung inyong RT-PCR test or antigen test. Again, it's your choice kung kailan nyo gustong i-upload yung RT-PCR test or antigen test ninyo dun sa One Health Pass ninyo. But if you're going to ask me personally, with my own experience, para less stress, less hassle, much better na hintayin din po muna natin dumating or magkaroon tayo ng result ng swab test bago po natin i-upload or bago tayo mag-register sa One Health Pass. Especially kung ang flight pa natin is hapon, so we still have time ng during ng morning na magsagot ng One Health Pass. Kasi kung meron man kayo result na and vaccination card, ang pag-register po sa One Health Pass, it's only between 10 to 15 minutes maximum na po yun. Kasi it's all about your information, so hindi siya ganun ka-stressful
school na sagutan or mag-register. For me, kung talagang ayaw nyo ng stress at ayaw nyo ma-hassle, much better na sabay-sabay nyo po yung gawin. Yung pag-register ng One Health Pass na meron na pong swab test result. And I just wanna make some update regarding dun sa in-email ko sa Bureau of Immigration regarding dun nga po sa foreign spouse and or children kung exempted po ba sila sa travel insurance at return ticket. At ito po yung sagot ng Bureau of Immigration. So as you see, parang nakalagay dyan talaga na kailangan silang mag-travel together with their Filipina parent or Filipina spouse para maka-avail sila ng balikbayan. So I know it's very confusing and in some part it's so unfair para sa mga may asawa at magulang nila is Filipina. Kung hindi po kasi kasama yung Filipina, I guess kailangan po nilang mag-secure ng travel insurance. So dito po nakalagay din kung saan kayo pwede mag-information. So if you wanna do your own research, kung gusto nyo pong mag-send ng email, tignan nyo lang po yung email dyan ng Bureau of Immigration and then try to send them an email para at least mas relax kayo at directly na merong kayong contact sa kanila. Anyway, sumasagot naman sila in 24 hours and minsan kung matatagpuan ninyong bukas pa yung office nila or bukas pa siguro yung tanggapan nila, sumasagot po sila right away. Kaya if you want to do your own research, you want to send your own email, pwede po kayong mag-send ng email. But ako, ang pagkakaintindi ko dyan is as long na they're traveling with the Filipina family, exempted po sila sa travel insurance at sa return ticket. But if they're not traveling with the Filipina family, sad to say, kailangan nilang kumuha or kailangan nilang magbigay ng travel insurance at return ticket. So that's it mga kabayan. Thank you for watching. I hope na itong video na to ay makatulong sa inyong confusion regarding sa kung kailan ba dapat i-upload ang swab test or ang result ng RT-PCR test at antigen sa One Health Pass. Gaya ng mga sinasabi ko sa inyo, kung may mga tanong kayo, just comment down below or just follow us on our Facebook page, Life with AFAM. So sumasagot po ako dyan as long nagising po ako. Thank you for watching. God bless you all and keep safe everyone. Bye!